madam, naririto tayo para ipaalam sa inyo na ang luya ay hindi lang basta ginagamit na rekado sa pagluluto bagkus ito ay pwede mo rin gamitin na pangtaboy ng kamalasan at pangakit ng kaswertihan. Kaya meron tayong 3 piraso ng luya na pwede nyong bilhin sa kahit anong suping tindahan dahil mura lamang naman. 3 piraso, kahit maliit, malaki, walang problema. Gawin natin to ng first quarter moon sa May 9. Sa Monday na po yan, gawin natin to para tayo ay makapulot ng mga kaswertihan sa loob ng tahanan, sa labas, o maging sa ating buhay. Kaya nga 3 piraso dahil ang isa ay ilalagay natin sa ating pintuan para ang tahanan natin ay hindi pasukin ng uri man ng anumang mga negative vibes. Ayaw natin yan, di ba? Gusto natin ang pumasok ay mga positibong enerhiya. Kaya mainam na maglagay sa pintuan ang 1 piraso na kahit maliit lang, siyang maghihigop ng lahat ng kamalasan at ang ititira sa tahanan mo ay puro kaswertihan. Doon pa lang sa pintuan ay salang-salana ang mga bagay na pumapasok sa bahay mo. Kaya naman hindi mo mararanasang malasin sa buhay mo. Pagkatapos, ang insa naman na to ay ilalagay mo sa sentro o kaya naman sa wealth area ng tahanan mo. Kung itatanong mo sa akin ang wealth area ng iyong tahanan, ito ay matatagpuan sa Southeast Sector, lugar ng pera. Kaya kapag ito ay mayroong luya, tutubo rin ang ginhawa sa buhay mo. Ang luya kasi ang pagtubo niyan ay napakabilis. Parang ganyan din ang sinisimbolize niyan sa buhay mo. Magiging mabilis ang pag-asenso. At ang tagumpay ay mapapasayo. Kaya tamang-tama na gawin ang first quarter moon sa May 9, Monday, sa kahit anong oras. At ang isa naman ay sa kwarto para sa magandang samahan ng pamilya mo. Kung gusto mo ng magandang pagsasama ng buong pamilya, isang luya para sa loob ng kwarto para ito'y magpatuloy, maging smooth ang samahan at walang pagtatalo o anumang pag-aaway. Kaya mainam na meron kayo nito sa loob ng inyong bahay kung gusto nyo ang inyong tahanan ay pasuki ng maraming blessing at maraming kaswertihan. Ilagay lamang ito sa Southeast Sector ng ating tahanan na tinatawag nating lugar ng pera para ang kaperahan ay magpatuloy ang daloy sa ating tahanan. Kapag ito ay nasa loob ng bahay at ginawa mo ang pangpaswerte nito ng May 9, first quarter moon, sa kahit anong oras, paniguradong ang swerte ay talaga namang patuloy na papasok sa tahanan at magugulat ka na lamang sa resultang ibibigay nito sa iyong buhay. Kung dati ay palaging gipit, magiging magaang na ang lahat sa iyong buhay. Thank you very much!